meron tayong magagandang bulaklak. Ganyan po yung mga... Yan, nagpapahinga ako dito. Medyo malamig-lamig dito. Siya po yung may-aring itong mga adenium na... Yan, oh. Putol tayo. Ah, so ganito lang yung kukunin? Ganito lang kaliit? Ang galing naman. Hello everyone! This is Hermes Suna of Mini Dino Park and Echo Garden. At ayan, nandito tayo sa Duyan-Duyan. Malapit sa Kubo. And... Yan, nagpapahinga ako dito. Medyo malamig-lamig dito. Nasa Mini Dino Park and Echo Garden pa rin po tayo, ha. Anyways, hindi kayo nakakapunta dito sa part ng lugar na ito. Kasi, ayan yan, oh. Yun yung ating garden. So, eto, bala ko palang i-develop. Ayan yung mga sako-sako natin. Ito sigurong part muna na to. Pero, ngayon, may pupuntan tayo dito dahil may nakapwesto dito. Ayan, kita nyo yun. Yan yung mga adenium natin. So, ito, kay Tuti itong adenium na to. And, papakita ko sa inyo. Tapos, bigyan ko kayo ng pointers dun sa pag-grab. Kasi maganda to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, nandito tayo sa adenium na garden. Actually po, dito lang yan sa Mini Dino Park and Echo Garden. Pero dinidevelop pa tong lugar na to. At dito nakalagay yung mga pambenta na adenium at yung mga ginagrap. So, itutur ko kayo dyan. Pakita ko sa inyo kasi ang gaganda ng mga bulaklak na mga adenium. At talagang mapapawaw ka talaga sa kanila. Tapos, papakita ko sa inyo yung method ng pag-grap. Tapos yung resulta. So, ikutin muna natin to at pakita ko sa inyo yung mga magagandang bulaklak, okay? So, ayan, nandito na tayo dun sa adenium garden ni Tute. Yan, yung isa sa mga MDP boys. Yan, marami na rin siya dito mga tanim. Yan, nakakatuwa. And ang nakaka-surprise dito, ayan, kita nyo. Meron tayong magagandang bulaklak. Ganyan po yung mga bulaklak ng adenium. May mga pangalan ba to? Ayan, Rosarin. Ayan. Oh, ayan, ito kasama pala natin si Tute. Tute, mag-hi ka muna dito. Ayan, Tute, si Aaron Jan Santiago po. Siya po yung may-aring itong mga adenium na binebenta dito sa garden natin. So, magkano mga price range nito? Nito? 250 lang. Ay, ang mura pala nito. Ang ganda ng bulaklak. Ano, Rosarin. Tapos, may Red Carmela. Yung mga pangalan silang ganyan. Yung iba, pabulaklak pa lang eh. Ito, ang ganda rin nito. Look, ang ganda siguro nito pag bumuka. Kasi tingnan nyo, oh. Ang ganda nung kanyang ano. Ano pangalan nito? R19-0369. Ang ganda nung isa na yun, oh. Look, tingnan natin to. Ito. Yan, ang ganda rin nito, oh. Ang ganda ng mga bulaklak nila, no? So, ayan, oh. Ganda ng adenium na to. Ano pangalan nito? Tingnan natin, ha. Dito siyang puno. Ayun, ang pangalan niya ay Maria. Oh, ang gaganda ng mga pangalan nila, no? Mga feminine na feminine. Oh, ang dami pa rin dito. Usually, ang mga bulaklak, meron itong, ay, may mga variegated din ba? Ay, ang galing, oh, may variegated. So, ito po, mga grafted to, ah. So, ayan, yung makikita nyo, yung pinakababa, yun yung rootstock. Ha? Tapos ito yung Sion na tinatawag. Parang sa mga moon cactus din, ganun din. Ito normal na adenium lang. Kaya lang dapat malaki ata yung pinaka ganyan, no? Yung bulb niya. Para mukhang bonsai talaga siya. Tapos ito yung mga Sion na tinatawag. Iba't ibang klase yung mga bulaklak niya. Oh, look. So, diba? Ang gaganda nila. So, ngayon, ito pa, oh, marami pa rin dito. Magaganda. Ay, ito, oh, parang white yung ano, pabuka pa lang, no? White pa lang yung pabuka. Tapos, ito naman. Wow, mother plant ng variegated. Dito ka kumukuha ng mga pang-grap. Oh, ang ganda. Anong kulay ng bulaklak nitong variegated? Pink. Pink din ang kulay ng mga ganda. Oh, ito, red carmela. Ang gaganda ng mga pangalan nila, no? So, mga ilang varieties na yan. Marami na yan, no?
mga 50 na mahigit yung mga varieties mo dito, no? Ito yung so, 8-in-1. Ay, ito 8-in-1. Ay, meron din palang ganito, no? Sa isang puno, marami kang magagawang grafting. Dahil bawat isang ano, isang pinakasanga niya, ginagraft nyo. Isang variety QCR, beauty. Ito, 8 to. So, ayan, pwede ka nang kumuha dyan, ano? So, ito ang price range, iba-iba, no? 250 to 500, ganon. Ang mga price. Ay, yung mga mother, hindi to binibenta kasi dyan kinukuha yung mga talagang ginagraft mo, no? So, pakitaan natin siguro sila ng pag-graft, ano? Paano ba to alagaan yung mga adenium? Yung dilig niya? Kailangan siguro mga 3 times a week. 3 times a week. At ina-apply din dyan yung ano, no? Yung kapag tuyo na yung soil tsaka yung ano. So, every other day siguro. MWF. Kung po pwede. Tapos, yung kanyang potting mix na kita natin. Parang ano lang, no? Past draining. Itong bulok na ipa. Tsaka loam soil. Pwede siguro dito, no? Maganda siya. O, tingnan nyo. Buhag-hag yung mga lupa niya. Tapos, ito gusto ba ng araw? Araw to, no? Kasi, oo, no? Kasi ito tampak na tampak po yung ano namin eh. May puno siya pero dito sa side na to wala talaga. As in kailangan siguro niya talaga ng araw ano. So ganun lang yung pag-aalaga. Tapos para mapabulaklak mo siya, kailangan matured lang siya no. Husa naman siya no. O may panahon din ito. Kusa lang. So lagi lang naaarawan. Pag kailangan niya talaga ng araw para talagang mabigyan siya ng enough na sunlight eh mag-aano siya, magbubulom siya katulad nito oh. Napakaganda nitong isa na to. Oh, anyways, oh ngayon siguro pakitaan natin sila ng pag-graft, no? Tingnan natin kung paano mag-graft. Saan tayo? O pupunta tayo dun sa ating garden ha at titingnan natin kung paano mag-graft, okay? So ayan, bago tayo pumunta dun sa ating area kung saan tayo mag-graft, eh magkukuha muna tayo ng yan, sayon ba to? Itong pinaka itaas natin. So ano yung kukuhanin mo dyan ito? Yan yun. Kailangan pipili natin magulang na. Makikita mo yung mga mata na yan. Yan makikita. Ay, kailangan magulang na bago siya i-graft. O sige, kuha tayo. Kailangan magulang na siya bago i-graft. Oo. So yan. So ito. Ito yung i-graft natin ngayon. Ano pangalan nito? Sige. Romantic feeling. Romantic feeling. Wow. Kala ko romantic baboy. Romantic feeling. Parang pagkain na kagad nasa isip ka, no? O sige, eto na. Dali na natin dun sa area kung saan tayo mag-graft, okay? So, ayan na. Magsisimula na tayo ng pag-graft dito ng adenium. And eto ha, live na live tayo tutorial with ayan, Aaron Jan Santiago. Ketute. Sige. Eto yung kahit anong normal lang na adenium, yung ating rootstock, ano? Tapos, ayan. O, ikakat na niya. Sige, cut muna. Kailangan nakadisinfect yung inyong bleed. Ayan. So, titingnan mo. Meron pa rin. Meron siyang black-black eh. Dapat ano yan? Kailangan eh? Mawala. Mawala yung pinaka-black. Ayan. O, malinis na ha. Puting-puti siya. Pag malinis na, isa pa. Isa pa. So, isa pa. Dalawa. So, yan. Okay. So, ayun, parang may growth circle din siya. Parang mga cactus din, no? May growth circle siya dun sa kanyang pinaka, ano, agitna. Kaya makikita nyo rin siya. So, ayun, ito na yung sayon, yung kanina kinuha natin. Sige. Putulin mo ng isa. Putulin ng isa. Tandaan, pag dapat kailangan merong mga mata. Kailangan may mata. Oh, so, yung mata na yan, yun yung tinatawag na node siguro. Kasi, yan, oh, tingnan mo. Yan, oh. Putol tayo. So ganito lang yung kukunin. Ganito lang kaliit. Ang galing naman. Napakaliit lang pala. Kailangan may nodes. So, dun sa papagitan ng mga nodes. Ayun yung mga mata-mata. Kailangan nakasmile yung mata. Kailangan doon nakasmile yung mata. May ganun pa talaga. Kasi pag ganun, nakataob. So, ibig sabihin baliktad. Oo, kailangan daw nakasmile yung ano ha. Yung pinaka sayon niya. Ayan. Sige. Tapos lalagyan siya ng parang plastic. So, sa amin na sa mga house plants, parang yung tinatawag nating ICU. Yan.
So nilagyan siya ng plastic, tapos goma, inikot-ikot. Yun. Ganun lang pala kaliit. Akala ko, yung pinutol natin kanina, yun na yung pinaka ano, no? O, ganyan pala. So, ang galing. O, eto, isa naman. O, ayan din ha, puputulin natin yan. Then, o, nagpalit siya ng cutter, ano? Tingnan nyo. Ang galing, o, tingnan mo, ayan. Tapos, ayan, ano pa natin yan? Isa pa. Isa pa, o, sige. Go. Isa pa yan. O, so, dapat pala pag malinis na, isa meron pa. Isa pa, kasi meron pang itim eh. No, may itim pa siya, ayun o. Look, o, sige. Oh, ang galing. Ayun. Talagang puting-puti na siya, no? Oh, ayan. Ngayon yung diyan din ulit tayo kukuha. Ang dami pa lang makukuha diyan. So kung ilan yung mata na 'yon, ganun. Yeah, pwede. Ang galing, no? Ang daming makukuha dun sa isang ganung kaliit lang na pinutol natin. Oh, ayan, sige. Naka-smile dapat. Naka-smile dapat yung ano. Ayo, oh nga, naka-smile yung kanyang ano. Yung kanyang pinaka, pag nakita nyo po, naka-smile siya. Yung pinaka nodes niya. Oo, kasi pag hindi po daw po naka-smile, si Mangot, hindi tutubo. Kasi baliktad. O, ayan. Ayan, katulad din ng unang ginawa, parang ina-ICU, nilagyan ng plastic, tapos nilagyan ng, wow, nilagyan ng goma. Ayan. So, ginaganyan yan. Ang galing. O, diba? Bagong kaalaman yan sa atin. O, ayan, pakita naman natin sa kanila yung finished product nito. Meron ka nang nagawa nito, no? Diba? Na finished product. So, check natin, ha? Pakita namin sa inyo. So, ito, inilipat natin ang pwesto, no? Kasi, dapat, kapag halimbawang bagong graph, dapat, sabi ni Tute, nandito daw sa silong. So, dapat shaded siya, no? O, ayan. So, nilipat natin. Eh, yung dilig naman ito, paano? Hindi dati diligan yan. 2 weeks. 2 weeks na hindi didiligan. Kapag nag-graph. So, ganyan lang siya. So, ayan. Ito naman. Ito na yung finished product. Sample. Ayan. Ito yan. Ito yung, may tubo na. Mga ilang linggo na yan. Ito, 2 weeks na. Pwede na itong tanggalin? Oo, tatanggalin. O, sige, tatanggalin natin yan. Wow. Ang galing. 2 weeks na daw to. Tapos, tingnan natin kung ano yung nangyari, ha. Ayan. And wow. Ayan na siya. Oy, tama, meron ng tubo, ano, ang ganda. May tubo na siya at ang ayan, ang laki ng tubo niya. So, napakaganda. And ito naman, ito ba graph to? Hindi, no. Ito graph. Ito graph. So, ito yung pinaka graph. Kapag mga ilan weeks to? Ito 2 weeks. 2 weeks tapos ito 1 month. Ah, bilis din palang lumaki, no? So, ito naman, bago lang. Ito, magkasabay itong dalawa na ito. Ah, magkasabay. Para sila 2 weeks. Ito naman, magkasabay din. Ito naman, magkasabay. So, ito, multi-stem grafted na yan. 4-in-1 siya, bali. 4-in-1, 4. Ang galing. O, tapos lalagyan mo dito ng pangalan, ano? Oo, para, ayan, matatandaan mo. So, ayan lang po. Tapos, napakaganda. Effective na yung ano, o. Napakabilis lang pala mag-grap nito. Kailangan lang talaga meron kang sayon. Tapos, meron ka nitong ating roots. Taka, no? So, ganun lang po yung pag-grap. Minsan, kusa naman siyang kumakawala na. Ah, oo so, nga. Ito, na. Itong isa na to, o. Pakita natin sa kanila. Itong isa na to, yung pinaka-ICU niya, natanggal na siya, no? Kusa sa plastic. Siyang lumabas. Kusa siyang lumalabas. Ang galing. Kahit hindi mo pala siya tanggalin, kusa siya lalabas, no? Oh, so normal na plastic lang naman 'tong ginamit, no? Plastic ng yelo. Oh, plastic lang ng yelo. So ang galing 'yan, no? Ayan po, oh. Kita nyo, ang bilis lang pala mag-wrap at yun, mapaparami mo. Biruin mo ganung kaliliit. Oh, tumutubo siya at napapaganda. Kailangan lang talaga marami kang roots, taka, no? Oh, ayan po mga ka-MVP yung ating proseso ng pag-grap nitong adenium, ano? So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating mga adenium dito sa garden, ano? Ayan po kay Tuti, yan, ano? At napanood nyo na rin po yung pag-grap, ha? At I hope na may natutunan kayo dyan sa ating pag-grap. And kung interesado silang bumili dun sa mga nag-grap mo na, o saan nila pwedeng message? Sa
Mini Dino Park na lang. Mini Dino Park na lang. Okay. Dito na rin sa amin, sa Mini Dino Park and Eco Garden. Hanapin nyo po, sabihin nyo lang po, Adenium na binibenta ni Tute, ha? Mag-inquire po kayo dyan. Sa susunod, gawa ka na ng page, ha? Para dun sila mag-inquire. Ayan po, napakamura po nyan. 250 po yung pinakamura. Magagandang variety na po yun ng mga Adenium. Makakabili kayo, no? Tsaka yung mga, may bulaklak na rin ba minsan? Oh, yun, meron na rin pala, no? Napakaganda. Oh, ayan, thank you so much mga ka-MDP. Kasama ako si Tute. At ayan, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, pag gusto niyo po ng ganitong usapan yung tungkol sa plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo dyan. Huwag niyo pong kalimutan hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba naming social media accounts. I-follow niyo po ako dyan. Search lang po Hermes Unao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita niyo na. Thank you so much mga ka-MDP, and this is Hermes Unao kasama si Tute, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!